Cred că nu știu unde să iei. Să ne-am înțeles. I didn't save your life for nothing. Uma asa ako na magustuhan mo rin ako. Wala naman to, di ba? Nakakita kasi ako ng isang anghel eh. Gusto ko lang sana itanong, nabi pa siya ng kapatid ko? Hindi. Pero parang ganun na nga. Pero kaibigan namin siya, si Lily. Ikaw ang nagte-text sa akin. At ikaw naman ang nag-iimbestiga sa mama ko at pilit siyang kinokonekta kay Red Dragon. Kung ganun kung kaibigan niyo siya, gusto ko sana siyang makilala. Salamat sa lahat. Sabi niya, di ka iiwanan. Ikaw ay nabigo. Para na rin kitang yakap-yakap kapag suot mong kwintas na bigay ko sa'yo. Hindi ako mapapagod na proteksyon at mahalin ka. Lalo pa't malapit ito sa puso mo. Ano bang gusto mo? Ana, ginawa ko yun para sa'yo eh. At least ngayon, hindi na guguluhin ni Natalie si Lily, di ba? Wala na tayong problema. Eh, ikaw. Guguluhin ka pa rin ba niya? Alam mo ba, Jeffoy, kung bakit ayokong matuloy yung deal na yan? Dahil ayokong makita kayo naglalampungan. Ana, sandali, masakit. Bakit? Hindi ba ba obvious? Jeffoy, gusto kita. Kung mahal mo si Lily, tanggap ko yun. Dahil si Lily yun, Jeffoy, kaya ko magbigay. Pero alam mo kung anong masakit. Hindi ko kaya na mapunta ka kay Natalie dahil ang unfair, Jeffrey. Ako naman ang nauna, di ba? Andito naman ako. Bakit siya? Pasensya ka na, Jeffrey. Siguro gusto lang pumawala nung matagal ko nang tinatago. Pero ayoko may magbago sa atin dahil sa mga sinabi ko. Hinanap ko naman eh. Sinubukan kong hanapin Diego, pero wala, hindi ko talaga makita. I'm sorry. Ano ka ba? Kwintas lang yun. Buti sana kung ikaw ay nawala. Yun, magagalit ako. Hindi yun kwintas lang. Lahat ng bigay mo, lahat ng ginagawa mo para sa akin, lahat ng yun importante, Diego. Ayokong isipin mo na binabaliwala ko lahat yun. Lahat yun importante. Lily, wala kang dapat patunayan. Alam ko na mahalaga ako sa'yo. At kahit na habang buhay tayo makipaglaban, magiging masaya pa rin ako. Basta nandiyan ka sa tabi ko. Huwag mo naisipin yun. Pagtas lang yun, ano ko pa? I'm sorry. Wala na yun. Bibili tayo ng bago. Sige. Ano ito eh?
Hindi mo na dapat nagpunta si Lily dito. Ay, hindi pa rin naman niya nakikilala si Lily. So, ngayon, malakas ang tama ni Ivy sa buhay ni Arnado noon. Paano kung ito yung magsisimula sa pagbabalik ng mga alaala niya? Jeff, pwede sundin na lang muna natin yung sinabi ni Lily. Alagaan muna natin sa Arnado. Paano kung bumalik yung dating Arnado? Yung Arnado na malupit. Yung pumatay kay Nanay Carlota, poprotektahan pa ba natin siya? Paano nga kung maulit yun, Jeffrey? Anong gagawin mo? Papatayin mo ba siya? Oo. Walang duda. Ang tanong, Ana. Pag bumalik yung pagkademonya ni Arnado, poprotektahan mo pa ba siya? Sana nga totoong nagbago ka na, Arnaldo. Dahil bago mo saktan ng mga mahal ko, ako muna ang babanggain mo. Lahat pwedeng magbago. Kahit pa ang taong gumawa ng malaking kasalanan sa'yo. Sana lang hindi ako nagkamali sa iyo, Arnaldo. Sino kayo? Kung ayaw mo na ng politika eh, ano ang gusto mo? Gusto ko magpare. Kahit anong gawin nyo, hindi na ako sasama sa inyo. Dito ako tinakda ng may kapal. May mission ako dito. Hindi ako pwede umalis dito. Pasensya na po, pero pinagtulungan po kami ng dalawang magkapatid. Ayaw niya po palabasin si Diego Torillo. Ayaw ka, Diego Torillo. Anong ginawa mo sa apo ko? Hindi ka pa ba magpapahinga? Mamuna ka. Sige, mamaya na ako. Sige, mamuna na ako. Jeffrey, di ba si Lily yun? Si Arnaldo, nasaan? Tulog na. Tara, salubungin na natin si Lily. Jeffrey! Ana! Lily, ano ginagawa mo dito? Kailangan ko ng tulong mo. May ipapagawa ko sa'yo. Kailangan mong ingat. Hindi biro itong kinakalaban natin. Paano kung mabisto ka? Hindi yun mangyayari. Dahil ibibisto ko muna na si Helena Montoya at si Red Dragon ay iisa. Paano mo gagawin yun? Paano mo iikutan ang mga tauhan niya? Humingi ako ng tulong kay Jeffrey. May pinagawa ko sa kanya. Tuloy ang plano. Mag-iingat ka. .120/80. Normal ang blood pressure mo. Basta ipagpatuloy mo lang pag-inom ng iyong gamot at magpahinga ka. And you'll be back to your old self. Nasabi ko sa'yo, Doc. Lalala at lalala lang ang kalagayan ko habang nagkakaganito yung apo kong si Arnaldo. What I need you to do
is to bring back Arnaldo. I mean, ibalik mo yung ugali, yung dating ugali ng apo ko, yung kilala kong apo ko. Si Arnaldo, hindi itong bait-baitan ng Arnaldo ito. Masaktan there ko. Are alternative treatments, Governor. Unconventional pero effective in some cases. Pwede tayong gumamit ng hypnosis o kaya acupuncture to treat the patient. Paano magagawa lahat yan eh, kung malayo itong apo kong bait-baitan? Alam mo, minsan, kailangan lang i-jumpstart yung utak ng pasyente. By that, I mean images para lang ma-ignite yung kanyang intense emotion. Salamat. Lily. Nagawa ka na yung pinapagawa mo sa akin. Ito ang clone ng telepono ni Mercedes. Lahat ng text at lahat ng tawag sa kanya, malalaman mo na. Salamat, Jeboy. Maaasahan talaga kita. One for you. Yeah. One for Diego. One for me. Nay! Nay! Uy, Diego, tama-tama. Uy, mukhang masarap yan, ah. Oo, inanda ko na lahat itong paborito mo. Ano? Para ako naman yung may birthday. Uy, mag-isang linggo pa niya pinag-iisipan kung ano yung hahandaan niya niyan. Kaya alam na lang ko kayo, Nay. Ikaw naman, Tay. Isang beses lang tayo mag-birthday sa isang taon. Kaya dapat nagsiselebrate tayo. Ako, sana bukas, birthday ko, makapunta rito si Lily, ha? Uy, nasa na nga pala si Lily? Nahanap na ba si Red Dragon? Yun ang aking ginagawa niya ngayon. Pinakopya niya yung cellphone ng sekretary ni Red Dragon para masundan niya ang bawat galaw nila. Pwede yan? Ano yun? Cellphone pa? Ay, iya mo na nga. Oo, basta may ginagawa si Lily. Tama, kumain na lang tayo. Pero ang importante ngayon, tikman mo to. Oo, mga mapapalaban ako ngayon. Oo, oo. Madam. I've already settled my problem with Mr. Yi. Tungkol sa mga naudlot na shipment ng baril. Paano po yung mga baril na nasa possession ng mga pulis? I've already dealt with that. Hindi nila yun matitrace sa akin. I have one other concern, madam. Si Emilia, may gusto raw po siyang ipag-good job. Unahin mo na muna yung shipment. And I will take care of my daughter. Yes. Pirmado. Makakadagdag yan sa mga ebidensya na magpapatunay na si Helena Montoya at si Red Dragon ay iisa. Sa dami na natulungan ni Helena, anghel ang tingin sa kanya ng mga tiga-Argente. Tingnan ko lang kung anghel pa rin ang tingin sa kanya kapag ilalabas ko na baho niya. Dahil mas kukuha ako ng mas matibay na ebidensya para ipakita ko sa mga taga-Argente lahat-lahat ng kalokohan ni Helena Montoya. Malalaman ng mga taga-Argente na ang tinatawag nilang anghel ay isang demonyong nagbabalat kayo lamang. Laking gulat niya nang matanaw si Pagong na nakatayo na sa tuktok ng bundok at naunahan na siya. Laking pagsisisi ni Cunejo. O ano, nagustuhan niyo ba yung kwento natin ngayon? Oo! Sige, tutuloy natin ulit bukas yung ibang mga kwento pa. Pero ngayon, kailangan niyo na umuwi kasi baka maabutan pa tayo ng dilim.
Teacher Anna, pwede niyo po ba kami ihatid? Oo naman, sige. Hahatid ko kayo hanggang dun sa bukanan. Tara? Okay. Okay, let's go. Tandahan. Sige na, Anna. Magkatid ka na. Ako nang bahala dito. Chepoy, ha? Walang mangyayaring masama sa kanya. Sige na. Nasabi ko sa'yo. Tara. Paano kung bumalik yung dating Arnaldo? Ano gagawin mo? Pampatayin mo ba siya? Oo. Walang duda. Oh. Ang bibilis nyo naman lumungoy, mga kaibigang isda. Nakaukit sa aking utak ang bawat sulok ng poblasyon Argente. Pero ikaw, kailangan mo pang aralin ito na mapapagalaw mo ang kahit na anong piyesa nito kahit saan ka manaroon. At yan ang tanda ng isang leader. Arnaldo, you are the man! Kahili pa ba ako magmamana? I learn from the best. Cheers! Cheers! So, Mayor Arnaldo! Kung ako susunod sa yapak niyo, failure is not an option. Ikaw ang tatakbo bilang senador at hindi ako. Kailangan mo si Ms. Aguas para matuloy ang iyong kandidatura. Alam mo, minsan, kailangan lang i-jumpstart yung utak ng pasyente. By that, I mean images para lang ma-ignite yung kanyang intense emotion. I'm sure Ivy can sponsor this event for you. Hello, kung okay lang, wag muna si Ivy. Ayoko kasing isipin niya na pera lang habol natin sa kanya, na kinagamit lang natin siya. Eh, yun naman ang totoo, di ba? Actually, hindi. Not anymore. I'm already in love with her. Ano nangyayari sa'yo? Masyado ko na yatang nalulunod sa Miss Aguas na yan. Na you can't be that straight anymore. Ayaw! Ayaw! Arnaldo! Ano ba yun? Kinalam ako! Huwag ka maayaw lang! Ay, God, Arnaldo! You are the golden boy of our family. Paano mo binabayaan? Masira ka ng isang babae. I-V-Y! You are Ivy Aguas. You! My son. I'm not done with you, Ivy. I am not done with you. Mababawi din kita, Arnaldo. Babalik ka rin sa dati mong katawan. Pinapangako ko yan. He doesn't love you. He will never love you. He will never love you! No one will ever love you! No one will love you, Natalie. Can't you see? Arnaldo.
He didn't love you. Raul, he just used you. And he chose Emilia. And Madrigal. No! Done sleeping with men who don't want to give me their love. You even tried to coexist with pathetic losers. What were you thinking? I will come back, and I will recuperate. And when I do, gagawa ako ng pasabog. Mali kang ginagawa eh. Ay, ano ba? Hindi ganyan yung paghuli ng ito. Yabang pa rin pagkakapunta mo eh. Wala naman pa. Hindi, ikaw nga. Ikaw nga. Teka. Ito. Teka. Jeboy, manghuli ng hito. Ang laki nito. Madali lang, di ba? Oo, dali lang. Sige, simula ngayon, ganun na gagawin ko. Laki oh, kasya sa atin to. Mamaya, kainin natin, ha? Alam mo paano lutuin niya. Ang problema nga, magsisibak pa ako ng kakoy para lutuin ko to. Hirap din ako dun, eh. Pero matututunan ko rin yan. Madali lang din yun. Tama, tanong ko, tigil siya tayo. Sarap nito pag masarap yung... Ronaldo. Pupuntahan ko
si Myla sa safe house at maliho natin makatulong siya na makahanap ng ebidensya. Yung Lily Cruz na yan, makulit. Para yung lamok kill those pesky mosquitoes. May hangganan ang lahat. Yung mga pumapasok sa isip ko eh. Isang alaalang bumabalik. Kaninong pasensya ang unang mauubos? I want you to kill Diego Torrillo now! Wildflower!